Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumainyo rin. Sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng San Domingo, tayo na rin alamin ang misteryo ng kapanganakan ng pag-ibig sanggol ni Jesus. Sa Ebanghelyo ating narinig, sa Jesus na nagsasabing dapat tayong maging katulad ng isang bata kung nais natin makapasok sa kanyang kaharian. Ito ay nangangahulugan ng pagkakataon ng isang kalooban bukas sa pagtanggap sa kalooban ng Diyos nang walang pasubali o pag-iimbot. Gayun din ang pagbilingkod natin sa Panginoon alang-alang sa ating kapwa. Mga kapatid, hinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos kaya dumulog tayo sa mawing Panginoon nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyay ang mga makasalanan ng magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklo ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Thank you.
naming makapangyarihan ang iyong anak na Diyos na totoo at naging sanggol noong siya ay naging tao namang totoo. Maging amin namang panata sa pagsunod sa kanyang pakumbabaan, sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikisa sa mga nasa abang katayuan, upang kami mapabilang sa iyong pinag-aharian. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ang tayo. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaunang nasa kadiliman. Namamanaad na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupain balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagdalupig sa hukbo ng Madyan. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang pangyapa ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunodin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki, ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang pagkahari upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit saan na mamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit saan na mamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawin ng bagong awin at sa buo na iiwan.
sa saliw ng mga lira, iparinigya ang tukto. At ang puon ay purihin ng tugtugin maalindo. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tamburi. Magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin niyang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago panilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapuntasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang pinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa akin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking panalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkaluban niya kayo ng Espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway, liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang nilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sa mangyayari. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon, dumapit si Jesus sa mga labada ng tanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ng isang bata. Pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan ninyo ito.
Kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mapahibilang sa mga pinag-aharian ng Diyos. Ang sinamang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay isang pinakadakila sa mga pinag-aharian ng Diyos. Ang sinamang tumanggap ng isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, ang langit, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupurita namin ang Panginoong Hesukristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ngayon po ay kapistahan ng mahal na Santo Niño, ang batang si Jesus. So bahagi po na ipinagdiriwang na Pilipinas, bahagi po ng pagkilos na ating pinalagahan. Hindi po sa lahat ng bansa ay pinagdiriwang ang batang Santo Niño. Bagamat meron din pong Holy Child of Prague. Pero ngayon ay para po sa Pilipinas, ito yung bahagi na kung saan ay binibigyan natin ng pagkapahalaga. Na kung mapapansin po natin, ay may tatlong mahalagang pag-inilay ang nais na bigyan ng pansin sa araw na ito at tatlo rin hamon para po sa pagdiriwan natin ng dakilang kapistahan ng batang si Jesus. Una, yung pong kahalagahan ito sa ating kasaysayan bilang mga Pilipino. Bahagi ng ating pagkilos na noong 1521, March 30, 1521, ay naging bahagi ng ating kasaysayan na ngayon ay ating pinapakinabangan ang ating pananampalatayang Katolikong Kristiyano, kasi ito po ay yung unang misa na ginawa dito sa Pilipinas, sa Leyte, na pinangunahan po ni Padre Pedro Villamil. Kaya nga sa 2021, tayo ay magdiriwang ng 500 years. At every year, meron tayong tema. Ito pong ating tema ito, last year pa yan. Ngayon po ay may bago tayong tema, the Paris. Ito po ay bahagi in every year na tema natin para po sa pagdiriwang na 500 years sa 2021, ah, sa 2021. So, apat na taon na lang ho. Tayo ngayon ay 496 years sa ating pananampalataya. Na mula noon, sa pamagitan po ng unang misa at sa pagunang pagbibinyag ni Haring Humabon at ng kanyang asawang si Juana na pananampalataya bilang mga tagasunod ng ating Panginoon si Kristo, ay bahagi po nito ay ibinigay ni Magellan ang unang imahin ng Santo Niño. Na kung tawagin natin ngayon ay Santo Niño di Cebu. Sure po, ang bahagi ng ating pananampala dito sa Bibol, yung ating pananalig bilang mga mananampalatayang Pilipinong Katoliko. Pangalawa, ang bahagi po nito sa buhay natin bilang mananampalataya. Na kundingan po natin ay makita natin na yung pagdiriwang natin ng
ng Santo Niño ay hindi natin mayaalis sa misteryo ng pagiging tao ng Diyos. Ang Diyos ay naging tao sa misteryo ng pagkakasawang tao. At dahil sa ito'y misteryo ng pagkakasawang tao, nakita natin na ito ay nagdulot sa pagiging tao ng Diyos sa kakauhan ng ikalawang persona ng pagka-Diyos na si Jesucristo, na isinilang ng mahal na Birheng Maria, naging bata, katulad natin, bahagi po ito ng sumasalamin sa tinatawag po nating pagliligtas ng Diyos na nagdulot sa sangkatauhan, gawa at ang pamamaraan na ginamit ng Diyos ay ang pagiging tao. Kita mo yun yung pamamaraan na ginamit ng Diyos para mailigtas niya ang tao. Ang maging katulad ng tao. Pangatlo, ay bahagi po ng pagkilos na kung saan makikita po natin ay yung Santo Niño sa banal na kasulatan. Naalala ko itong nakalipas na linggo, hindi ko lang maalala kung anong araw, narinig ko sa radyo, sa aking pakinggan sa radyo, na may nag-text kay Ariel Orieta. Ang tanong kay Audrey Orieta ay, nasa Biblia ba ang Santo Niño? Well, we could not expect na masasagot ni Ariel Orieta. Ang sagot ni Ariel Orieta ay, hindi, atin lang ito. Wala sa Biblia ito. Sabagat, hindi naman siya nag-aral ng tungkol sa banal na kasulatan. Pero sabi nga natin, saan sa Biblia? Ibanghelo natin ngayon sa araw na ito, sa Ibanghelo ay San Mateo, na anong sinasabi? Hindi ka maliligtas. Hindi ka maliligtas kung hindi ka tumunod ng katulad ng sa isang bata. Kaya medyo mabigat po yung Ibanghelo na pinamunit sa atin ngayon sa Ibanghelo ni San Mateo. You will not be saved unless you will become like little children. So yung kaligtasan na dulot na pinamamahalag sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na nakabase sa banal na kasulatan ay nakakapit lamang kung tayo ay tumulad sa isang bata. Tumulad tayo sa batang si Jesus, ang Diyos na naging tao. Tinuturuan tayo ng pagiging isang bata. So ito ba yung tatlong ito? Sa kasaysayan natin bilang mga Pilipino Katoliko, sa larangan ng ating pananampalataya, lalong-lalo sa usapin ng ating paniniwala sa pagliligtas ng Diyos sa pamagitan ng kanyang pagiging tao, at yung inilalaman sa banal na kasulatan na hindi tayo pwedeng magamit ng kaligtasan kung hindi tayo tumulad katulad ng isang bata. At ito ay yung tatlong ito ay nagbibigay ng paghamon. Doon po sa una, anong hamon? Ito rin po yung pinahayag mo sa atin sa pasimula ng ating banal na pagdiriwang ng misa, na alin, na maging simple. Simplicity of life. Maging simple. Sabi nga ngayon, kapag nilagay natin, makita na, anong status mo? Complicated. Kung isa ngayong panahon na ito, ay hindi natin masagot ng ang katanungan sa simpleng oo o hindi. Parang bagang ang buhay ngayon ay napaka-komplikado. Isa na oras huwag natin kalimutan na kung katulad ng pagiging bata, katulad ng bata na naging bahagi ng ating kasaysayan, na kung mapapansin po natin ay isang payak na pagsagot ng ating mga ninuno
sa pagtugon sa panawagan ng ating pananampalataya na makita po natin sa larangan na pinamanig ng Santo Niño, napaka-simple na imahin. Ay bahagi yung nakunsan ito rin yung hamon ay pinibigay sa atin. Sabi nga natin ngayon, kung pamapansin po natin sa gitna ng marami nating katanungan, sa daigdig at masalimuot na pagkilos natin sa daigdig na ito, itutusin po natin ngayon, talang lamang natin sa ating sarili kung paano nga ba maging simpleng pamumuhay. Well, it could be physical, it could be spiritual, it could be psychological. Pero isa lang ang siguro po yung katanungan. Ito bang pagkilos mo ay magdudurot sa iyo ng kaligtasan? O ito bang pagkilos mo na ito ay ipapahama ka? Kung ito bang pagkilos mo ito ay magdudurot ng kaligtasan doon sa mga kasama mo? O sa mga taong involved? Kung itong pagkilos mo na ito ay magdudulot baga ng kapahamakan sa mga taong kasama mo? Ganun lang ang masimple. Ay kung magsinabi na, ay hindi ito magdudulot ng kapahamakan, ay ituloy mo. Hindi naman pala ito magdudulot ng iyong pagkakasala at sa mga taong kakibat mo. So, walang dahilan para itigil mo yung nabanggit na gawain, lalong-lalo na kung ito ay magdudulot ng kaligtasan sa iyo o sa kapwa. So, bahagi ko, siguro sa pinabi na masyado namang simple, ay sapagkat ganun naman po yung panyaya na ipinapahayag sa atin ng Pumikapal. Na ang panyaya na ipinahagi o sa atin ng Pumikapal ay alin, magdulot ng kaligtasan sa sangkatauhan. Na? Pangalawa, hamon na kung saan ay makita po natin ay katulad po ng panyaya na ipinamanhit ng pagkakataong tao ng ating Panginoong Jesucristo. Siguro masabi natin, bakit ang Diyos ay kinakailangan na maging tao, kinakailangan maghirap, kinakailangan mamatay sa krus? Ano ang sagot? Gawa ng pagiging masunurin ni Jesus. Alam niyo kung minsan sa mundong ating ginagalawan na ito, mas gusto natin, sinusunod natin yung gusto natin. Ang pagiging bata, katulad ng batang si Jesus nila, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Kung ba ang kalooban natin ay hindi sumasangayon sa kalooban ng Diyos, tayo baga ay tatabi at hayaan natin yung kalooban ng Diyos sa mamayani, o ipagpupumilit natin yung ating kalooban kahit na isinasangkabi natin yung kalooban ng Diyos. Kasi yun po yung bahagi na kung saan makita po natin, pag kinakailangan na si Jesus, kinakailangan na maging tao. Pag kinakailangan na tayo sa krus. Kasi ano yung kanyang panalangin? Panginoon, na ipinahayag niya po doon sa Gethsemane, na ito na nais ko ay ang sundin ang kalooban mo. Iisang tabi ko yung ating kagustuhan. Hayaan mo na ang inumin na ito na ninanais ko ay nawa ay masunod ko ang iyong kalooban. Hayaan mo itong kopa ng alak na ipinamamahit mo ang siyang maging bahagi ng pagtugon ko sa kalooban mo. Yun po yung bahagi na kung saan makita po natin. Yung misteryo ng pagkakataong tao ng Diyos
at ang misteryo ng kanyang muling pagkabuhay ay sumasalamin sa kalooban ng Diyos. At yun ang isang mensahe na ipinamahit ng isang bata. At ito yung patuloy natin ibinadalangin. Sundin ang loob mo. Hindi yung ating kalooban ang kinakailangan sunod, kundi ang kalooban ng Diyos. Magagawa mo naman yung kung ano. Maging katulad ka ng isang bata. Kung maging isang katulad ka ng matanda, hindi mo gagawin yan. Matanda na ako eh. Alam ko na yung gagawin ko. Mas marunong ka pa sa akin. Then, ang bata, ang palaging inuuna niya ay yung kalooban ng Diyos. Pangatlo, bahagi po ng pagkilos ang makita po natin na yung pagliligtas na ipinamanhig sa atin ng Purong Ikapal ay sa pamagitan ng pariing katulad ng isang bata na ay ano yung hamon na ibinibigay po nito. Unless you become like little children, you will not enter the kingdom of heaven. Na yung pagsunod natin sa kalooban ng Diyos ay nakasalalay sa pagtitiwala sa Diyos. Hindi lang ngayon. Ngunit magpahanggang ngayon. Ano yung ibig sa binibigyan nito? Ang sanga na nakakabit sa puno. Hindi pwedeng maging hiwalay tayo kay Jesus. Kinakailangan palagi natin kakabit sa Jesus. We could not but dependent to God. Yun lang ang pwede natin pagkakatiwalaan. Sa oras na inilayo natin yung ating sarili sa Diyos, ay hindi natin matutularan ang pagiging katulad ng isang bata. Kaya ang lahat ng pagtitiwala ay para doon sa Diyos. Kahit na kumisang hindi natin maintindihan. Bakit? Itiwala ako sa Diyos eh. Doon ako nagtitiwala sa Diyos. Hindi ako nagtitiwala sa sarili kong kakayanan. Kaya kumisang kahit na hindi ko maintindihan, susunod ako kasi bakit? Yun ang sabi ng Diyos. Kaya bahala yun akong saan ay ito yung tatlong ito na hamon na pinamamahig ko sa atin ngayon sa araw na ito. Isang patuloy na nawa mapalatag natin yung ating simpleng pamumuhay. Mapagtibay natin na tayo ay sumunod. Walang iba kundi sa kalooban ng Diyos at pangatlo, ang higit na pagtitiwala sa Diyos katulad ng isang sanga na nakakapit sa puno. At ako po, patuloy natin ipanalangin natin na tunay na magabayan ang mga bata. Higit na pagkilos sa kung saan ipanalangin natin. Kakibat din po rito, yung pong ating mga kapatid na PWD, may mga kapansanan, sana po ay higit silang mapangalagaan. Pero sa lahat ng pagpugon natin ng itong tatlong ito, ang siya naong maging gabay natin sa pagiging katulad ng isang bata. Isang simpleng pamumuhay na sumusunod sa kalooban ng Diyos na nagtitiwala lamang sa Kanya at wala ng iba.
Sumasampalataya po sa Diyos at ang kapangyarihan sa lahat. Aming kawalan namin katuluhan. Sumasampalataya po kay sa Kristo at isang anak ng Diyos. Panginoon natin lahat. Nagkatawa-tawa siya ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Ponso Pilato. Pinako sa krus na matay ang iniribig. Nanawag sa kinaroroon ng mga yumao na may tatlong araw na nabuhay ng pag-uli o magkat sa langit. Nanuluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magpumulang paralito at puhukom sa nakabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katoliko, sa kasamaan, mahal ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang banal na sanggol ay nagpapaalala ng kapangyarihan ng Diyos sa gitna ng ating kahihinaan. Bilang mga anak niya, buong pagtitiwala tayong manalangin sa ating Ama at sabihin natin, Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Upang ang Santo Papa, mga obispo, mga pare at mga relihiyoso ay patuloy na maghangad sa mga pagpahalagang nasasalamin sa Ebanghelyo, tulad ng pag-ibig, kababaang loob, at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga pinuno ng pamahalaan ay lubos na manalig na matatambo lamang ang kadakilaan sa pamamagitan ng paglilingkod, lalo't higit sa mga nag-iikahos sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga